Purihin ng Diyos, isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. At salamat po sa Panginoon dahil isang pribilehiyo po na magamit ng Diyos sa oras na ito sa bawat isa. At ang ating pong devotion ngayon ay nanggagaling po siya dito sa Door of Faith Church, Chungli, Taiwan po. At salamat sa Panginoon, isang pribilehiyo na magamit po tayo ng Panginoon para sa gawain ng Diyos ngayong oras na ito. At bago po tayo mag-umpisa sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon, awit muna po tayo sa Panginoon, isang awit na na-compose ng Door of Faith, unang album po siya, yung O Mahabaging Diyos. Sige po, awit tayo sa Panginoon. O Mahabaging Diyos. Ulit pa ulit. O Mahabaging Diyos, lagi kang pupurihin sa taglay ng kagandahan. Sambahin ka't luwalhatiin ang alan niyong sakdal tamis. Kay sarap na sambitin, nagsisilbing yaman ng puso't damdamin. Palagi kang ihahayag ng puso ko nagagalak ang iyong kagandahan. Pupurihin ng buong lakas, hindi ako mahihiyang pahayag ka sa lahat, Diyos na makapangyarihan. Ibubunyi hanggang wakas. Bisa po, simula. O Mahabaging Diyos, lagi kang pupurihin sa taglay niyong kagandahan. Sambahin ka luwalhatiin ang ngalan niyong sakdal tamis. Kay sarap na sambitin, nagsisilbing yaman ng puso't damdamin. Palagi kang ihahayag ng puso ko nagagalak ang iyong kagandahan. Pupurihin ng buong lakas, hindi ako mahihiyang ipahayag ka sa lahat, Diyos na makapangyarihan. Ibubunyi hanggang wakas. Palagi kang ihahayag, yes, O Lord God, ng puso ko nagagalak ang iyong kagandahan. Pupurihin ng buong lakas, hindi ako mahihiyang ipahayag ka sa lahat, Diyos na makapangyarihan.
ibubunyi hanggang wakas. Ibubunyi hanggang wakas. Tayo lahat ay magpuri sa Panginoon. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Praise you, Jesus. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Tunay nga, Panginoon, na hindi kami, Panginoon, titigil, O Lord God, sa pagpapahayag ng iyong dakilang pangalan, Panginoon, ng iyong kabutihang ginawa, Panginoon, sa buong mundo. Habang kami ay nabuhay, habang kami ay may hininga, Panginoon, magpapatuloy kaming magpupuri sa inyo, magpapatuloy kami sa paghayag ng iyong dakilang pangalan, Panginoon, na kahit anuman yung sitwasyon, anuman yung panahon, Panginoon, palagi namin kayong pararangalan, Panginoon, palagi namin kayong luluwalhatiin, Panginoon. Halina, ibibigay ang buong lakas, ibibigay yung buong sigla, Panginoon, yung buong buhay namin, O Lord God, sa paghahayag at pagbabahagi ng iyong kabutihan sa buong mundo, Panginoon. Hallelujah. Patuloy na mahapurihan kayo, madakila kayo sa mga buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. Hallelujah. Kayo lamang, O Diyos, ang maitaas sa buhay ng bawat isa. Kayo lamang yung maparangalan sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Sa oras na ito, patuloy kaming lumalapit, Panginoon. Patuloy kaming minsan pang nagsusumamo sa inyo, nagpapakumbaba sa inyong harapan, Panginoon. Lord, inihingi po namin ang iyong pagsama, pagkilos, paggabay at pagtulong ng banal na Espiritu sa aming pong pag-aaral ngayong oras na ito. Ang banal na Espiritu, Panginoon, ang patuloy na makipisan sa amin, pumalagitna sa aming pag-aaral na ito, Panginoon. Dahil alam po namin, O Lord, na kung wala po ang iyong pagsama, wala po ang iyong pagkilos, banal na Espiritu, wala rin po kaming magagawa, Panginoon. Kaya inaalay po namin at patuloy namin itinatagubilin ang gawain ito, Panginoon, sa inyong harapan, sa tulong at gabay ng banal na Espiritu, Panginoon. Samahan niyo po kami, O Lord God, at patuloy na ang iyong lingkod na gagamitin sa oras na ito ay itago niyo lamang, Panginoon, siya sa inyong likuran at ang iyong kabanalan, Panginoon, ang siyang makita, Panginoon. Malwalhati kayo sa pag-aaral na ito, Panginoon. Walang ibang maparangalan at walang ibang mahayag kundi ang dakilang pangalan niyo lamang, Panginoon, dahil karapat dapat kayong purihin, karapat dapat kayong dakilain sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Purihin kayo, O Lord God, dakilain kayo, Panginoon. Ito po ang aming mga panalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen and amen po. Salamat sa Panginoon at patuloy po tayo sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Ang ating pong pinag-aaral ay nasa aklat ng Unang Pedro, chapter 4, verse 7 hanggang 9 po. At salamat sa Panginoon. Ulit ko po, isang pribilehiyo pong ito na makapag-aral at makapagbahagi po ng salita ng Panginoon sa bawat isa. Aklat po ng Unang Pedro, chapter 4, verses 7 hanggang 9. Ang sabi po dito, malapit na ang wakas ng lahat ng bagay, kaya't maging mapagtimpi kayo at panatilihing malinaw ang pag-iisip upang kayo'y makapanalangin. Verse 8, higit sa lahat, magmahalan kayo ng tapat sapagkat ang pagmamahal ay pumapawi ng maraming kasalanan. Verse 9, huwag maging mabigat sa inyong kalooban ng pagtanggap sa inyong mga kapatid. Salamat sa Panginoon. Alam po natin na 2,000 years ago, simula nung namatay at muling nabuhay ang Panginoon sa mga patay. At ngayon, nasa huling araw na tayo, nasa mga huling panahon na tayo ng nalalapit ng muli yung pagdating ng Panginoon. Marami na tayong naririnig, marami na tayong nakikita na nangyayari sa paligid natin patungkol sa mga palatandaan ng pagdating ng Panginoon. Amen po. Marami na mga na-fulfilled na mga palatandaan na ibinigay sa atin ng Panginoon sa kanyang mga huling araw bago siya dumating sa mundong ito. Pero hindi naman 'yan ang tinitingnan natin eh. Hindi naman 'yan yung lagi nating hinihintay na mangyari yung mga palatandaan. Ang inihintay natin lagi yung pagdating ng Panginoon. Yung
yung araw mismo ng pagdating ng Panginoon. At alam naman natin, mga kapatid, at alam ko, alam din po ninyo, na wala namang nakakaalam ng tama at oras, panahon, araw, oras na pagdating ng panahon. Hindi natin alam kung tag-araw ba, tag-init ba, no? Hindi natin alam kung kailan darating ang Panginoon, panahon ba, araw ba ng Linggo kung darating ang Panginoon, dahil nandoon lahat ng mga anak niya na naglilingkod sa kanya. Araw ba ng Bible study, kasi mga magsisikap at nagsisikap sa Panginoon. Prayer meeting ba? Hindi natin alam kung kailan darating ang Panginoon, pero isa lang ang tiyak na alam natin, na nangako ang Panginoon na muli siyang darating. Amen po? Muling darating ang Panginoon at alam nating nalalapit na yon. Maraming nangangaral ang ginagamit na termino sa para mabanggit at masabi na ang pagdating ng Panginoon, ang sinasabi nila ay napipinto na yung pagdating ng Panginoon. Ang ibig sabihin niyan ay nandoon na sa labas ng pinto ang Panginoon. Ora mismo bubuksan niya ang pinto, at pagbukas ng pinto ay naroon na, sasalubungin na natin ang Panginoon sa alapaap. At ngayon, ang tanong dito, ngayon alam natin na malapit nang dumating ang Panginoon. Ano yung mga hakbang na ginagawa natin? Ano yung mga bagay na ginagawa nating preparasyon sa pagdating ng Panginoon? Sa pagdating ba ng Panginoon, masasabi ba nating are we prepared tayo? Prepare na tayo? Tama na yung oras? Tama na yung panahon? No, masasabi ba nating na sa pagdating ng Panginoon ay karapat dapat tayo? No? Nawa sa pagdating ng Panginoon, isa ang ating minimiti, isa ang ating ninanasa, maging katanggap-tanggap tayo, maging karapat-dapat tayo sa pagdating ng Panginoon. Tigit sa lahat, sa pagdating ng Panginoon, inaasahan natin at patuloy natin na looking forward na masumpungan tayo ng Panginoon na nagpapagal sa Kanyang harapan. Amen po? At dito sa aklat po ng unang Pedro, merong sinabi si Pedro na sa pagdating ng takdang panahon, ito yung kailangan nating gawin. Ito yung mga kailangan nating pagsumikapang gawin sa paghihintay natin sa Panginoon. Sa verse 7 po, makikita natin dyan, ang kailangan nating unang gawin ay patuloy na laging manalangin. No? Sa ating buhay at ating takbuhin at paghihintay sa Panginoon, napaka-importante po na lagi tayong nananalangin. And we know kung gaano ka-importante yung pananalangin po. Amen? At alam ko ang bawat isa ay kung bakit tayo nandito ngayon, kung bakit tayo gising at nakikinig at nakakapag-aral ng salita ng Diyos na kahit ganitong oras, dahil isang ibig sabihin lang nito, nagnanasa tayong ganito palang oras ay maranasan na natin ang pagkilos ng Panginoon. Ganitong oras pa lamang ay nais na nating makipag-communicate sa Panginoon, makipag-ugnayan sa Panginoon. Kaya tayo gising. Kaya kung bakit tayo nakakapag-aral, kung bakit tayo nakikiisa sa pag-aaral ng katulad ng ganito. At alam niyo po, napaka-importante ng pananalangin sa isang Kristiyano. Katulad ni Nehemiah po, kasi ang aklat po ni Nehemiah ay kasalukuyang ko pong pinag-aaralan. At ang aklat po ni Nehemiah ay napakaganda at napakarami nating matututunan patungkol kay Nehemiah. Alam niyo po, si Nehemiah, sa lahat ng ginagawa niya, sa lahat ng hinahakbangan niya, bago niya gawin ng isang bagay, nakikipag-communicate muna siya sa Panginoon. Kumukonekta muna siya sa Panginoon. At ang nangyayari, ang nagiging resulta ng lahat ng ginagawa ni Nehemiah ay nagtatagumpay. Ang muog nga po nila ay yung muog ng Jerusalem. 52 days lang po nilang ginawa eh. Marami po silang pagsubok na pinagdaraanan. Pero sa kabila ng pagsubok na yun ay hindi sila nagpatinag. Bakit po? Meron silang sikretong ginagawa. Yun ang laging kumukonekta sa Panginoon. Meron silang sikreto. Yun ang palaging konektado sila sa Panginoon. Ang sabi ko nga po, nakabuo ako ng quote. Ang sabi ko, a person that always connected to God, we will never defeat and destroyed by the enemy. A prayerful man will never ever deceived by the enemy. Ang taong mapanalanginin ay hindi kailanman madadaya ng isang kaaway o ng kaaway. Tingnan niyo po ang Panginoon, di ba? Sa 40 days and 40 nights niyang pag-fasting, pag-aayuno, pananalangin sa Ama. Nung time na dumating yung na tutuksoy na siya ng kaaway sa Matthew chapter 4, ano yung nangyari? Hindi siya natukso ng kaaway na kahit gutom na gutom ang Panginoon. Pero nalabanan niya.
No, kaya ano sabi ng Panginoon? 'Di ba ang laging sabi ng Panginoon, Matthew chapter 26 verse 41, magpuyat tayo sa pananalangin upang hindi tayo madaya. Tapos sabi ng 1 Peter chapter 5 verse 8, maghanda tayong lagi, no? Maging handa tayo dahil hindi natin alam kung kailan yung kaaway, kung kailan siya susulpot, kung kailan siya gagawa, no? Kaya napaka-importante na nananalangin tayong lagi. At dito po, meron sinabi si Pedro kung ano yung dapat nating gawin upang makapanalangin tayong lagi. Ang sabi po dito, una, maging mapagtimpi. Mapagtimpi tayo. No, sa lahat ng panahon at sa lahat ng oras, napaka-importante po na lagi tayong nagtitimpi. Kahapon nga po, nagtanong ako kung bakit napaka-importante ng pagtitimpi or self-control. Kasi daw po, kapag wala ka daw control sa sarili mo, hindi ka talaga makakapanalangin kasi makakakilos ka ng hindi mo na pinag-iisipan. No, kapag wala ka daw, hindi ka nagtitimpi, no, lalong higit sa pananalangin, kung ano-ano na lang yung darating sa iyo. Lalong higit, mga kapatid, napaka-importante talaga ng pagtitimpi kasi nga po, kailangan nating makapanalangin ng maayos sa Panginoon. Kasi kung hindi tayo makapanalangin at makakilos ng maayos sa harapan ng Panginoon, baka kung ano na lang yung laman ng isip natin. Sabi nga eh, merong nakapagsabi sa akin, ang sabi doon, the battle start in our mind. No, yung battle, nagsisimula siya lagi sa kaisipan natin. Ang sabi nga eh, di ba, Satan can play to our mind. Pwede siyang maglaro sa kaisipan natin. Kaya dapat, dalawa kasi yan eh, maging mapagtimpi at panatiliin malinaw ang pag-iisip upang kayo'y makapanalangin. Yung dalawang bagay na iyan, laging magkasama. Yung mapagtimpi at malinaw ang kaisipan. Kasi kahit nagtitimpi ka, kung hindi na malinaw yung kaisipan mo, wala rin kwenta. No, hindi mo rin mapipigilan yung sarili mo. Hindi mo rin mapipigilan yung paghakbang mo sa isang bagay. Kaya mga kapatid, no, kailangan talaga nating panatiliing malinaw ang ating kaisipan at the same time, lagi tayong maging mapagtimpi dahil una yan at isa yan ang self-control ay isa rin sa bunga ng banal na espiritu. No? Kung wala tayong self-control, napakadelikado mga kapatid. Kaya napaka-importante ng self-control sa buhay ng isang Kristiyano upang sa gayon lahat. Kasi alam natin, sa paligid natin, maraming manunukso. Maraming mga talagang minsan hindi ka aya-aya. Kung hindi ka talaga mapagtimpi, ayan, madali kang matisod, madali kang bumagsak, madali tayong babagsak sa harapan ng Panginoon. Pero salamat sa Panginoon, at patuloy niya tayong ginagabayan at patuloy tayong pinapaalalahanan ng Panginoon na upang tayo ay laging makausad sa panalangin, makapanalangin tayo ng ayon sa kalooban ng Panginoon, makapanalangin tayo ng naayon sa nais ng Panginoon, kailangan talaga natin laging magtimpi at maging malinaw yung kaisipan natin. No, panatilihin nating malinis at malinaw ang kaisipan natin lagi natin siyang linisin, palinis sa Panginoon. Kasi kung hindi yan malinis, sabi ko nga po, hindi tayo makakapanalangin ng maayos sa harapan ng Panginoon. Pangalawa po, sa verse 8, ang sabi diyan, isa pang dapat nating gawin, magmahalan lagi. No, laging magmahalan. Una ay laging manalangin, pangalawa, laging magmahalan. Ang sabi diyan, higit sa lahat. Tingnan niyo po, dito pa lamang, doon sa umpisa pa lamang, higit sa lahat. Sabi sa English, above all. Ang ibig sabihin, talagang ganun siya ka-importante. Higit sa lahat. Diba? Naalala ko lagi ang Pastor Paul kapag sinasabi yung salitang lahat. Eh. Walang exempted. Lahat tayo kasama. Lagi niya sinasabi, may kasama ba sa... May exempted ba dun sa salitang lahat? No? Meron bang hindi kasama dun sa salitang lahat? Lagi niyang sinasabi yon. No, ang ibig sabihin lang ng Pastor Paul, walang kasama o walang hindi kasama sa lahat. Lahat tayo kasama. Lagi tayong magmahalan. Ang sabi diyan, higit sa lahat, magmahalan kayo ng tapat sapagkat ang pagmamahal ay pumapawi ng maraming kasalanan.
no, humahawi or sabi diyan pumapawi ng maraming kasalanan. Ang sabi po, no, your love and my love, sabi dito, your love and my love has no power to blot sin or to modify the condition under which any person sin to forgiven. Yung pag-ibig natin at pag-ibig ng bawat isa, yung pag-ibig mo at pag-ibig ko, wala naman po talagang kapangyarihan yan para takpan at patawarin yung kasalanan ng isa't isa. Wala naman pong, walang power yan. Nagkakaroon lang ng kapangyarihan yung pag-ibig kung ang pag-ibig na pinaghahariin natin ay yung pag-ibig na nagmumula sa Panginoon. Yung sabi nga dito, only the love of God can blot out our sin. No, yung pag-ibig lang po ng Panginoon ang siyang makakapawi ng kasalanan ng lahat. Pero hindi naman po ibig sabihin, yung pag-ibig ay wala naman po siyang kwenta. Yung pag-ibig ng tao, walang kwenta. May kwenta po yan, mga kapatid, kasi love can should certainly motivate us to teach other about love and mercy of Jesus who has have power to blot sin. No, yung pag-ibig mo, mga kapatid, at pag-ibig ko, ang kapangyarihan niyan ay mahikayat at maturuan at maipakita sa maraming tao kung ano yung pag-ibig at biyaya na nagmumula sa Panginoon na pumapawi ng kasalanan. No? Kaya napaka-importante rin po ng pag-ibig natin. Oo, yung pag-ibig sinabi ay hindi siya makakapawi ng kasalanan ng kasalanan ng maraming tao. Pero yung pag-ibig na nagmumula po sa atin, yung pag-ibig na ipaparanas natin, yung pag-ibig na ipaghahariin natin sa buong mundo at ibabahagi natin sa buong mundo ay makakamotivate at makakaturo, makakahikayat sa maraming tao na maiparanas yung pag-ibig na nagmumula sa Panginoon na pumapawi at nakakapawi ng kasalanan ng marami. No? Kaya wag natin sabihin, wag na akong umibig kasi wala naman palang kapangyarihan yung pag-ibig ko. Hindi po, mga kapatid. No? May kapangyarihan po yung pag-ibig ng bawat isa sa atin. Lalong higit yung pag-ibig na nagmumula sa Panginoon. Kung ang pag-ibig na nagmumula sa Panginoon ang pinaghahari natin sa ating mga buhay at yun din ang ibinabahagi natin, mga kapatid, lahat tayo, tiyak, ay mapapawi yung kasalanan natin. Sapagkat ang sabi nga, di ba, yung Jesus, namatay ang Panginoon, sabi diyan, the only love that can cover sin is the love of Jesus Christ because his love led him to cross where he shed his blood that sin repented of might be blotted out away. No, yung pag-ibig kasi ng Panginoon, kung bakit siya makakapagligtas at makakapawi ng maraming kasalanan ay dahil ang pag-ibig ng Panginoon ay hindi nagtulak kasi hindi naman tinulak ang Panginoon nung namatay siya sa krus ng Kalbaryo. Hindi naman po siya tinulak eh. No? Talagang kusang loob niyang ibinigay at yung pag-ibig niya yon ay unconditional po yon. No, walang hinihintay na kapalit ang Panginoon nung ibinigay po niya yung pag-ibig niya. At yung pag-ibig niyang yon ang siyang nagdala sa kanya para, sabi nga, his love led him to the cross para mamatay doon sa krus ng Kalbaryo para sa ating mga kasalanan upang tayo ay mapatawad sa ating mga kasalanan. Ganoon kapangyarihan at ganoon niya ibinigay at ipinamalas yung pag-ibig niya sa atin. At sabi dito, your love and my love can help sinner to face their sin and repent. No, yung pag-ibig po natin, yung pag-ibig mo at pag-ibig ko ay makakatulong sa maraming mga taong nagkakasala at maraming taong makasalanan para harapin yung kanilang kasalanan at humingi ng tawad sa Panginoon. No, yung pag-ibig na ipapamalas at maipapamalas natin sa iba, ang magagawa po niya, mga kapatid, mahihikayat natin yung ibang tao. Mahihikayat natin sa magitan ng pag-ibig mo at pag-ibig ko, mahihikayat natin silang lumapit sa Panginoon dahil mararanasan nila yung pag-ibig ng Panginoon na pinaranas sa atin ng Panginoon. No? Ano yung ibabahagi natin pag-ibig? Yung pag-ibig na nagmumula sa Panginoon. Kaya ang sabi ng Panginoon, di ba? The greatest commandment
Ano po ba 'yon? The first commandment po pala na ibinigay ng Panginoon sa New Testament. Ang sabi niya, 'di ba? Love your God with all your heart, with all your soul, with all your mind and with all your strength. Sabi niya doon, mahalin muna natin ng Panginoon ng buong buo. Tapos sinabi ng Panginoon, at ito ang pangalawang utos, ibigin mo ang iyong kapwa. Pansinin niyo po doon, bakit unang pag-ibig muna sa Panginoon? Kasi kapag binigay na natin yung pag-ibig natin sa Panginoon, ang pag-ibig na maibibigay natin sa ating kapwa ay yung nagmumula na sa Panginoon. Kaya 'di ba sa kasal, 'di ba kapag sa kasalan, ang sabi niya, kung ang pag-ibig mo ibinigay mo na sa Panginoon, ano yung maibibigay mo pang pag-ibig doon sa papakasalan mo? Umuwi na tayo sa kasal kasi malapit na tayong ikasal sa Panginoon. No? Kung yung pag-ibig na ibinigay na natin sa Panginoon, ay maibibigay natin pag-ibig. Yung pag-ibig na nagmumula sa Panginoon. At mas masarap yon, mas dakila at mas makapangyarihan yung pag-ibig na iyon. Ang sabi nga dito, loving one another is so important for us because it cover all the multitude of sin. Loving one another na nagmumula sa Panginoon. Sabi dito, love's role is not to make sin favor some. The love role, the role of love is to help sin to put away. Yung role ng pag-ibig na meron tayo kapatid ay tulungan ng maraming tao, tulungan yung ibang tao na mapawi at patuloy nilang talikuran yung kanilang mga kasalanan at maghari sa kanilang mga puso ang pag-ibig. Amen po? Yun ang kailangan natin palaging gawin, lalo ng higit sa mga nalalabing oras at panahon natin sa mundong ito. Patuloy nating iparanas, patuloy nating magmahalan, no? Patuloy nating iparanas ang pag-ibig na nagmumula sa Panginoon na naranasan po ng bawat isa. At last sa verse 9, ang sabi diyan, huwag maging mabigat sa inyong loob ang pagtanggap sa mga kapatid. Ano yung last? Maging matulungin. Laging tumulong sa kapwa. Lalong higit ngayon yung ating mga kababayan, ilang mga kapatid natin sa Pilipinas ay dumaranas ng mga pagsubok. No? Dumanas sila ng maraming pagsubok. Alam natin kung ano yung nangyari sa mga kapatid natin sa lugar ng Cagayan, Tugigaraw, at ibang lugar sa Luzon, sa Bisaya, sa Mindanao. Buong Pilipinas, di ba? Dumaranas ng maraming hirap. So ano yung kailangan natin gawin? Kailangan ngayon mas maipakita natin yung pagtutulungan natin, no? Lalo tayo ngayon magtulungan, mas lalo nating ayan may pakita yung totoong pagtutulungan. Ang sabi nga po ng Hebrews chapter 13 verse 12. Hebrews 13:2. Ang sabi diyan, huwag ninyong kaligtaan ang pagpapatuloy sa mga taga-ibang bayan. May ilang gumagawa nito na nagpapatuloy sila ng mga anghel, nakapagpatuloy sila ng mga anghel na di nila nalalaman. So dito po, mga kapatid, sabi ng Panginoon dito sa kanyang salita, ang sabi po niya dyan, no, wag natin kaligtaan yung pagtulong o pagpapatuloy. Kaya sabi doon, di ba, wag maging kabigatan sa atin yung pagtulong sa ating mga kapatid. At ang sabi pa po sa Hebrews 13:16, huwag na po tayong umalis dyan. Ang sabi dyan, at huwag nating kaligtaan ang paggawa ng mabuti at pagtulong sa iba sapagkat iyan ang haing kinalulugdan ng Diyos. Ang pagtulong sa kapwa natin, mga kapatid, ay ano dyan? Sabi dyan, kinalulugdan ng Diyos. Ang pagtulong sa ating kapwa, no? Ay kinalulugdan at patuloy na nakakalugod sa Panginoon. Kaya mga kapatid, no, sabi nga ng Philippians chapter 2 verse 14, maging magaan sa atin yung pagtulong. Kasi kung gagawa tayo tapos mabigat sa ating kalooban, wala rin pong kwenta yan. No? Walang kwenta at walang kabuluhan yung pagtulong na ng hindi nanggagaling sa puso. Kaya sabi doon sa 1 Corinto chapter 7 verse 9 chapter 9 verse 7. 'Di ba? Sabi doon, ang bawat isa ay magkaloob ng ayon sa kanilang kapasyahan.
At hindi napipilitan, no? Hindi napipilitan yung pagtulong. Kailangan magaan. Kailangan buong puso yung ginagawa natin pagtulong. At sa huling araw, ang sasabihin ng Panginoon sa atin sa Matthew 25 verse doon sa 25, di ba? Meron sinabi doon ng Panginoon na sabi niya, ako'y nauhaw, ako'y yung pinakain, ako'y nagutom, ako'y yung pinakain, ako'y nauhaw, inyong pinainom. No? Sa Matthew chapter 25 verse 31 hanggang 40 po. No, basahin po natin 'yan. Yan ay patungkol sa araw at mga pagdating ng panahon ay huhukuman tayo ng Panginoon at sasabihin yan ng Panginoon sa atin. Kung mabuti tayo, kung tayo ay mga tupa ng Panginoon, ang sasabihin sa atin ng Panginoon, sabi niya, at sasabihin ng hari sa mga nasa kanan, verse 35, hali kayo mga pinagpala ng aking ama, pumasok na kayo at manirahan sa kahariang inihanda para sa inyo mula pa ng likain ang sanlibutan. Sapagkat ako'y nagutom at inyong pinakain, nauhaw at inyong pinainom, ako'y isang dayuhan at inyong pinatuloy, ako'y walang maisuot at inyong pinaramtan, nagkasakit at inyong dinalaw, ako'y nabilanggo at inyong pinuntahan. Verse 37, sasagot ang mga matuwid, Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom at aming pinakain o nauhaw at aming pinainom? Kailan po kayo naging dayuhan at aming pinatuloy o kaya walang maisuot at aming pinaramtan? At kailan po namin kayo nakitang may sakit o nasa bilangguan at aming dinalaw? Verse 40, ang sabi ng Panginoon, sasabihin ng hari, sinasabi ko sa inyo, nang gawin ninyo ito sa pinakahamak sa mga kapatid kong ito, ito ay sa akin ninyo ginagawa. No? Yung pagtulong natin mga kapatid sa ating kapwa, sa totoo lang, hindi naman talaga natin daw ginagawa yun sa kanila, kundi sa Panginoon. At ang sabi ng Proverbs, ang pagtulong daw sa kapwa ay pagpapautang sa Panginoon. No? Yung pagtulong sa ating mga kapwa, tingnan nyo po, yung pagtulong ay commandment sa atin ng utos sa atin niya ng Panginoon. Amen po? Utos siya ng Panginoon sa atin. Pero, kapag tumulong tayo sa ating mga kapwa, hindi papayag ang Panginoon na hindi tayo gagantihin. No? Ganoon kabuti ang Panginoon. Ganoon sa kabuti sa ating buhay. Ayaw ng Panginoon na pag-iiwanan. Ayaw ng Panginoon na nalalamangan ng kanyang mga anak sa paggawa. Kaya, mga kapatid, no, huwag tayong mag-atubiling at huwag tayong magsawa, maghinawang tumulong at magtulungan sa isa't isa. Hindi lang naman sa material 'yan eh, no? Ang pagtulong ay hindi lang naman po sa material na bagay, kundi magtulungan din tayong magpalakasan, magtulungan din tayong hikayatin natin 'yung ating mga kapatid, no? Tulungan din natin 'yung ating mga kapatid na makapanumbalik sa Panginoon. Tulungan natin 'yung ating mga kapatid na maipamalas din ang pag-ibig, no? Laging manalangin, turuan natin, magtulungan tayo mga kapatid kasi no, alam natin na walang ibang magtutulungan talaga at walang ibang magmamalasakitan sa isa't isa kundi tayo lang din po. Kaya mga kapatid no, wag nating ipagkait yung pagtulong. Wag nating ipagkait. Ang sabi ko nga kagabi nung nag-Bible study po kami, ang sabi ko, wag nating ikahiya at wag nating hayaan na hindi tayo makapangaral at hindi natin maibahagi yung salita ng Panginoon. Ang isa pang mensahe doon ng Panginoon, magtulungan, no? Kaya bakit natin ipapangaral at patuloy na ibabahagi yung salita ng Panginoon para matulungan natin yung ibang tao, para makakilala sila sa Panginoon at maligtas din silang katulad po natin. Na tayong nakatanggap at meron ng kasiguraduhan o assurance ng kaligtasan na mula sa Panginoon. Huwag po tayong maging selfish, mga kapatid. Ipangaral at ibahagi din natin ang pag-ibig at tulong na ibinigay sa atin ng Panginoon sa magitan ng pananalangin sa isa't isa, pag-iibigan sa isa't isa, at pagtutulungan sa isa't isa. Mga kapatid, nalalapit na ang pagdating ng Panginoon. At yan ang kailangan nating gawin. Magtulungan, magmahalan, at laging magdalanginan sa isa't isa. Yun lamang po yung nais ibahagi sa atin ng Panginoon ngayong oras na ito. At nawa, magkaroon ng mensahe sa atin ng Panginoon. Magkaroon ito ng buhay. Magkaroon ito ng... magkaroon tayo ng paghakbang sa bawat
desisyon at sa bawat mga gagawin natin, patuloy tayong manalangin at lumapit sa Panginoon. At sabi nga ng 1 Corinthians chapter 16 verse 14, gawin natin ang lahat ng may pag-ibig. Sabi ng verse 13 ng unang Korinto verse 1, no? Kung makapagsalita man tayo ng iba't ibang wika at maibigay man natin ang lahat ng ari-arian natin, kung walang pag-ibig ay walang kabuluhan. Kaya gawin natin ang lahat ng may pag-ibig at naayon sa kalooban ng Panginoon. At higit sa lahat, magtulungan po tayo. Amen po. Salamat sa Panginoon at gayon po tayo pong lahat ay kumikit at manalangin. Hallelujah, Lord God. Purihin kayo, O Lord God. Dakilain kayo, Panginoon. Maraming salamat sa mensahe ninyo ngayong oras na ito, Panginoon. Tunay na napakabuti ninyo. Salamat sa paalala. Salamat sa bahagi, ibinigay niyong mensahe sa amin. Salamat sa nabahaging mensahe ninyo sa amin, Panginoon, na sa mga nalalabing araw at panahon na aming paghihintay sa muli niyong pagdating. Salamat, Panginoon, pinapaalalahanan niyo kami ng dapat naming gawin, Panginoon. Tunay na ang kailangan naming gawin, Panginoon, ay manatili kami sa pananalangin, Panginoon, upang sa gayon, Panginoon, ay makuha namin kung ano yung nais mong gawin namin. Malakaran namin kung ano yung nais mo para sa amin, yung kalooban ninyo, Panginoon. At hindi kami mahakbang at makapanalangin, Panginoon, nang naayon lang sa aming sariling kapasyahan, makakakbang sa sarili lang naming nais o kagustuhan, Panginoon, kundi sa magitan ng panalangin ay makuha namin yung kagustuhan ninyo, makuha namin ng kalooban ninyo, kung ano yung lalakaran namin, kung ano yung gagawin namin, kung ano yung patuloy pa namin may sagawa, Honor God, sa mundong ito upang mabigyan ka namin ng kaluguran, mabigyan ka namin ng kapahayagan, at mabigyan ka namin ng kapurihan sa buhay ng bawat isa sa amin, Honor God. At higit sa lahat, Honor God, sa magitan ng panalangin, Honor God, makuha namin yung mensahe ninyo, kung ano yung dapat naming ipangaral, kung ano yung dapat naming itulong, ibahagi, O Lord God, sa maraming tao, Panginoon. At higit sa lahat, yung pag-ibig, O Lord God, magtulungan nyo kami, magmahalan kami, Panginoon. Tulungan nyo kami, Panginoon, na maghari sa amin ang pag-ibig na nagmumula sa inyo, Panginoon. Hindi ang pag-ibig lang namin, O Lord God, ang maibahagi namin sa iba. Hindi lang ang pag-ibig namin ang may offer namin, O Lord God. Dahil ang pag-ibig namin, O Lord God, ay hindi sasapat para mapawi yung kasalanan, mapatawad yung kasalanan ng maraming tao. Dahil ang pag-ibig mo lamang, Panginoon, ang naging sapat, O Lord God. At ang iyong pag-ibig lamang, Panginoon, ang karapat dapat ang sa tang mapakakapawi lang ng kasalanan, O Lord God, ng maraming tao. Pero Lord, tulungan niyo kaming magmahal, O Lord God. Tulungan niyo kaming magtulungan at magpamalasan ng pag-ibig sa isa't isa, Panginoon. Dahil ang pag-ibig, Panginoon, na sinasabi ninyo, Panginoon, na nakakapawi at pumapawi ng maraming kasalanan, Panginoon. Yung pag-ibig na nagmumula sa inyo ang maging pag-ibig namin, Panginoon. Ang pag-ibig mo ang maging pag-ibig ng bawat isa sa amin, O Lord God, upang mas maging makapangyarihan, upang mas maging makabuluhan ang pag-ibig na maibibigay at may pamamahalan alas namin sa maraming tao, Panginoon, bilang isang anak ninyo, Panginoon. At higit sa lahat, magtulungan kami, Panginoon, sa isa't isa. Sa maraming aspeto, Panginoon, kami dapat magtulungan, hindi lang sa material, hindi lang sa mga bagay na alam naming tulong, Panginoon, kundi maging sa espiritual na pagtulong na nais mong dapat naming gawin ay magawa namin, Panginoon. Sa pagbabahagi ng salita ninyo, malaking tulong iyon na pwede namin maibigay, Panginoon, sa maraming tao. Yung makapanalangin kami sa maraming tao, Panginoon, maipanalangin namin ang bawat isa, malaking tulong iyon na maibibigay namin, Panginoon. At kung may kakayahan naman kaming tumulong, Panginoon, ng material o financial, Lord, tulungan nyo kaming maging bukas ang aming mga palad. Sapagkat ang sabi ninyo, Panginoon, mas mapalad ang nagbibigay o mas mapalad ang tumutulong kaysa sa tinutulungan, Panginoon. Mas mapalad kami, Panginoon, kapag kami ay nakakatulong, Panginoon, kaysa kami ang tinutulungan. Dahil ibig lang sabihin noon, Panginoon, mas kami yung binibigyan niyo ng pagpapala, mas kami yung pinagpapala ninyo kung bakit kami nakakatulong, Panginoon. Lord, samahan niyo po kami. Magkaroon ng kapangyarihan at buhay itong mensahe ninyo sa amin, O Lord God. Matagal na namin itong naririnig. Ilang beses na namin itong naririnig, Panginoon, itong mga aral na ito. Ang dalangin namin ngayong oras na ito, matayuan namin, Panginoon, ang bawat mensahe ninyo. Maisagawa namin itong mensahe ninyong ito, Panginoon, sa tulong at gabay at pagkilos ng banal na Espiritu, O Lord God. Kasi Lord, inaamin namin kung sa sarili lang namin, O Lord God, nakakayahan, maaaring hindi namin maisagawa
ng tuloy-tuloy ang bagay na ito. Pero kapag ang banal na Espiritu ang mangunguna at patuloy na nagahari sa amin, O Lord God, walang imposible at wala kaming hindi magagawa, Panginoon. Kaya samahan niyo po kami, tulungan niyo po kami, Panginoon. Sa oras na ito, patuloy po niyaming inuunat ang aming mga kamay para sa mga kapatid po namin na patuloy na nagsasuffer at naapektuhan, O Lord God, na mga sakuna na nangyari, Panginoon, ng nagdaang araw, Panginoon. Lord, continue to bless them, O Lord God. Continue to help them, O Lord God, na makabangon muli, Panginoon. Tulungan niyo, Panginoon, sila, O Lord God. Aliwin niyo, Panginoon, yung aming mga kapatid na nakaranas ng hirap, nakaranas ng mga bagay, O Lord God, na hindi nila inaasahan. Tulungan niyo, Panginoon, sila, Panginoon. Ang kapayapaan, O Lord God, ay sumaka nila. Ang kagalingan ay sumaka nila, Panginoon. At higit sa lahat, anuman yung pangangailangan nila, Panginoon, kayo po ang patuloy na mag-supply nito, Panginoon. At Lord, we claim healing, O Lord God, sa bawat isa sino may karamdaman ngayon, Panginoon. Lord, dinideklara po namin ang kagalingan nagmumula sa inyo na sa hamagitan ng yung dugo, Panginoon. Kami ay magsisigaling, Panginoon. At Lord, ang sino man, Panginoon, may pangangailangan ngayon, kiniklaim namin that you are Jehovah Jireh, O Lord God, the great provider, O Lord God. Ipinubride nyo na, Panginoon, yung pangangailangan ng bawat isa sa amin, Panginoon. At sino man, Panginoon, ang nangangailangan ng tulong o anumang bagay, Panginoon, sa kanilang buhay ngayong araw na ito, Lord, kayo po ang patuloy na umabot sa kanilang lahat, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Pagpalain nyo po ang mga kapatid kong nagnasa at patuloy na ngayong pa lamang oras na ito, inuna ka na nila, Panginoon. Supply mo yung mga pangangailangan ng bawat isa sa amin, Panginoon. Abutin mo at patuloy mong ibigay ang dalangin ng bawat isa sa amin, Panginoon. Dahil alam namin ang sabi ninyo, kapag inuna ka namin, Panginoon, uunahin nyo rin kami sa lahat ng aspeto ng aming buhay, Panginoon. Kaya, O Lord God, magbubunyi kami at patuloy na kaming magagalak. Ngayon pa lamang magpapasalamat na kami dahil natanggap na namin ang lahat ng ito sa pangalan ng aming Amang pinaglilingkuran at sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, O Diyos Ama, at sa pakikipisan at pagsama at paggabay ng banal na Espiritu, kiniklaim na namin ang lahat ng ito, Panginoon, na natanggap na namin, O Lord God, at patuloy pa namin matatanggap ang iyong biyaya at ang iyong pagpapala lagi, O Lord God. Maraming salamat, Panginoon. Pagpalain niyo po kaming lahat. Ito po ang aming mga samot panalangin na may pagtitiwala at pasasalamat sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Amen and amen po. God bless po sa bawat isa. To God be the glory po.